Okay, magandang gabi po sa inyo lahat, mga ginigiliw po naming tagapakinig. Na kagabi ay ating pong napag-aralan ang may kinalaman sa spiritual training in the home, na kung saan ang ating mga magulang ay gumagawa ng mga kaparaanan upang ma-prevent ang ating mga anak sa juvenile delinquency sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga tinatawag po nating salita ng Diyos at ang tanging paraan upang atin pong matulungan ang ating mga anak, ang ating mga kabataan ay sa pamamagitan ng pagtuturo at pagbabasa o pagbibigay ng mga storytelling para sa mga ating mga anak at sila'y lumaki na hubog at sagana sa kaalaman na nagbubuhat sa ating sa banal na kasulatan. At ito, mga kaibigan, ay yung sinasabi sa train of a child in the way should go. Kung kaya nga po, ngayong gabi, ay meron naman tayong panibagong pag-aaral na ito po ay may kinalaman naman sa kalusugan. Pero bago po tayo mag-aaral ngayong gabi, ay nais ko pong samahan ninyo ako sa isang maiksing panalangin. Minamahal at mahabagin po naming Diyos, ngayong gabi kami po ay muling tatalakay ng mahalagang bagay na may kinalaman sa amin pong pamumuhay, sa aming kalusugan at sa amin pong paglilingkod at pagbibigay luwalhati sa aming Diyos na lumalang sa amin. Ngayong gabi, Panginoon, amin pong hinihiling ang patnubay ng Santong Espiritu ay sumaamin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan na aming Panginoong Hesus. Amen. Sa gabing ito, ay inyo pong kaharap ngayon si Pastor Freddy Matera, ang Publishing Director ng Central Luzon Conference. At ngayon po ay muli tayong tatalakay ng isang napakalagang bagay na ito po ay magbubunsod ng pagprotekta sa atin pong kalusugan. At ito ay para sa ating sambahayan, sa ating mga anak at sa kinabukasan at pagbibigay luwalhati sa ating mahal na Panginoon. Ang topic po natin ngayong gabi ay may pinamagatang understanding the enemy. Ito ang isang bagay na napakahirap gawin na yun pong ating kaaway ay ating maunawaan. Subalit ang kaaway na ito ay kakaibang kaaway na hindi po ito nakakaunawa sa atin, kundi tayo lamang ang nakakaunawa kung paano natin iiwasan ang mga bagay na ito. Sapagkat ang kaaway, mga kaibigan, ito po yung tinatawag nating kaaway na pumapatay. At itong kaaway na ito ay hindi natatakot. Kundi itong kaaway na ito, mga kaibigan, ay maaaring magdulot ng kamatayan. Sangayon po sa 1 Corinthians chapter 10, verse 31, ito po ang sinasabi, "Whether therefore ye eat or drink, or whatsoever you do, do all to the glory of God." Kaya nga po ang sabi dito ay anuman ang ating ginagawa, anuman ang ating, kung tayo man ay nagsisikain, o tayo man ay nagsisiinom, o anuman ang ating ginagawa, gawin natin ang lahat sa ikaluwalhati ng Diyos. Yan ay isang salita ng ating apostol, si Apostol Pablo, pagpapalaala na iniligtas tayo sa kapahamakan sa atin pong kalusugan. Ayaw ng Diyos na tayo po yan, tayo ay kumain ng anumang bagay na hindi ito nakalulugod sa ating katawan at hindi ito nakakulwalhati sa ating Panginoon. At dito po sa Romans chapter 12 verse 1 ay atin pong babasahin, "I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service." Tayo po, mga kapatid, ang sabi ng sa pamagitan ng Apostol Pablo, isinasamo ko sa inyo, mga kapatid, sa biyaya ng Diyos at ang ating katawan ay ating inihahaing buhay na sakripisyo sa ating Panginoon. Ito ay banal at ito ang ating kayaayang pagsamba sa Diyos. Kung kaya nga po, ang banal na kasulatan
ay siyang nating karaang, ay siyang nagtuturo sa atin kung paano natin sasambahin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng ating katawan. Sapagkat ang ating katawan, mga kaibigan, ito po ang magbibigay luwalhati sa Diyos. Bakit po? Ito po sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16 to 17. Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? If any man defile the temple of God, him shall God destroy. For the temple of God is holy, which temple ye are. Mga kapatid at mga kaibigan, tayo po ay templo ng Diyos. Ang Diyos ay tumitira sa atin at tayo ay pag-aari ng ating Panginoong Hesus. Tayo ay pag-aari ng Diyos. Nais ng Diyos na ingatan natin ang ating kalusugan. Sapagkat ang Diyos sa pamagitan ng Banal na Espiritu ay tumitira sa ating pagkatao. Sapagkat ang templo ng Diyos ay tayo, mga kaibigan. Kaya nga po, ang sabi dito, ay ingatan natin ito. Sapagkat kung hindi po natin iingatan ang ating katawan, at atin po itong sisirain sa pamagitan ng ating lifestyle, ng atin pong pamumuhay, ang sabi po dito ay masisisirain din tayo ng ating Panginoon sapagkat ang Diyos ang lumalang sa atin. Siya ang may-ari ng ating buhay at ang ating katawang ito ay pinahintulot ng Diyos at ginawa ng Diyos para luwalhatiin siya sa pamagitan ng atin pong pag-iingat sa ating kalusugan. Kaya mga kaibigan at minamahal kong mga kapatid, ano po? Ang aking pong tinutukoy ay yung tinatawag nating paninigarilyo o smoking. Ang smoking po, especially sa ating mga kabataan ng murang edad, ay ito ay dapat maalaman at dapat maiwasan. Hindi lamang sa ating mga kabataan, kundi sa ating mga magulang, ito po ay mahalaga na atin pong maunawaan na itong mga ito ay makasisira ng kalusugan. Yan ang ating dapat pong maintindihan sa mga bagay na ito. Na ito ang sisira sa ating mga kabataan, sa ating kalusugan, hindi lang sa kabataan. Gusto ko pong ang ating mga magulang, usually, kalimitan kayo po ang gumagamit ng tinatawag nating sigarilyo. Maganda po ito sa Davao. Sa Davao ay, bagaman may naninigarilyo, pero limited silang gumagamit kasi ito'y bawal. At maging dito sa Pilipinas, nais ng ating Presidente Duterte na ito'y talagang totally mawala na. Mapapansin po natin sa mga sasakyan ngayon, madalang na rin ang nagsisigarilyo, pero sa mga paradahan ay talaga namang na rampant pa rin ang paninigarilyo. At hindi ito maiwasan ng maraming mga tao. Ito ay kaaway ng ating kalusugan. Hindi ito nakalulugod sapagkat ito ay nakasisira para po sa ating kinabukasan, sapagkat pag tayo po ay naligaril, lalo po sa mga kabataan, ito ay makasisira ng ating kalusugan at maaaring makapagpabata po ito. Hindi po tayo tatanda. Bakit po? Eh madali po tayong mamamaalam sa mundo at madali po tayong dadapuan ng iba't ibang klaseng mga sakit. Sapagkat tayo po ay mahal ng Diyos, nais ng Diyos na tayo po ay makaiwas sa mga bagay na ito. Ang totoo po, ang Panginoon ay namatay para lamang tayo mabuhay. Nais ng Diyos na ang ating buhay ay maging maligaya, maging malusog. Oh, ang sabi nga po sa 3 John 2 verse 1 ay sinasabi, nais ng Diyos na ang ating katawan ay maging ano po, malusog at maging masigla. At ang sinasabi po dito sa ating pong lektura ngayong gabi ay ito pong ladder of death. Ladder of death. Ibig sabihin po nito ay hagdan-hagdan para po sa ano, patungo sa kamatayan. At ang una po, siyempre, ang cigarettes ay makikita po natin, maa-attract po tayo na ito'y gamitin, ang paninigarilyo, ang sigarilyo. Kaya ito'y gagawin natin, ang sunod po. Kapag medyo sa umpisa, malakas pang iyong kalusugan, pero habang tumatagal po, mga kaibigan, ay nakakaramdam ang ating pangangatawan o ang mga kabataan ng panghihina, sapagkat humihina nga po ang immune system, tayo po ay ano po, nagkakasakit kapag tayo nagiging mahilig sa paninigarilyo.
disability. Siyempre, pag tayo po ay nakasakit, maaring ma-paralyze ang isang parte ng ating organs dahil lang po sa paggamit ng legal na ano po ito, legal na drugs. Ito ay kabahagi rin po ng drugs. Na ito po ay ano po, maaring sa pagkatapos na tayo magkasakit, ay maaari po itong magdulot ng ano po, pagka-paralyze. Maaring tayo po ay magkaroon ho ng sakit na hindi po tayo makabangon. Maaring ito ilang kanser o anumang sakit o sakit sa buto o sakit sa kidney. Yan po ay mga kalimitang sakit ng paninigarilyo. Kaya sa bandang huli ay nandito po ang mapait na kalaban, kaaway, pumapatay. Ito po ang tinatawag na silent killer. Hindi po natin alam. Kaaway pero ito po ipapatay, hindi natin alam. Ito ay tayo papatayin tayo po nitong walang kalaban-laban, mga kaibigan, no? So, ito yung cigarettes, oh. Isang stick na sigarilyo, ito po ay ano, ay gateway to drug. Ito ay isang pintuan para tayo gumamit ng droga. Siyempre, sa umpisa, pasiga-sigarilyo, at sa umpisa, painom-inom ng alak, bandang huli, ay ito ay gagamitin na nating ito po ay drugs din, mga kapatid at mga kaibigan. At meron hong dalawang types ng ano po, paninigarilyo. Yung una, yung tinatawag nating main smokers, yung pong gumagamit ng sigarilyo. Oh, yung ikaw mismo ang gumagamit. Maaari nga yung mga kasama po natin sa bahay, hindi po sila naninigarilyo, ang ating mga anak. Pero ikaw yung gumagamit mismo, yan ang main smokers. Pero yun pong passive smokers, ito po yung tagasinghot. Tagasinghot ng usok, ito po mas matindi po ito kasi direct. Kumpara po doon sa main smoker, ay may filter po ito. Pero kalimitan po, nasasanghab din po naman niya, galing po doon sa usok. Pero matindi rin po kung masasanghab din ito o masisinghot o ma-inhale ng ating mga kasama. Lalo na po kung sa sasakyan siya o di kaya po siya nasa loob ng bahay, ito po ay may epekto rin sa kanila. Bagaman sila po ay hindi naninigarilyo. Oh. Meron dito po nga magandang kasaysayan. Ito ay na-break niya record na 750 record na kanya pong na-break. Ito po si Stephen Sigmon, ito ay 29 years old, at siya po ay nag-hit sa loob ng 6 minutes, na-hit po niya yung pong 800 sticks of cigarettes. Matindi po ito. Ito ay napalagay po sa Guinness of Record noong 1995. Kaya nga po naging sikat at talagang sa dami po ng sigarilyo within 6 minutes, ay ano po, siya po ay inubos niya ito. Nagiging contest ito sa kanila. Dito po ito na nanggaling sa Transylvania, no? Na ito ay naging contest sa papahit-hitan po ng paninigarilyo, no? So sabi po dito, smoking is the leading cause of preventable death in the Philippines and in the world. So ito ay maaring magdulot ng kamatayan na dapat natin po ito ano, maproteksyonan, ito ay dapat nating ma-prevent, maiwasan, sapagkat mahalaga po yung pag-iwas sa paninigarilyo. Pero ang problema natin ngayon, mga kaibigan, marami po ang hindi po nila kayang iwasan ang paninigarilyo. Kaya nga po itong pag-aaral natin ngayong gabi ay ito po ay pagbibigay lamang ng mga impormasyon. Kulang po yung ating time para discussin po natin ang detalye ng epekto ng paninigarilyo. Subalit gusto ko po lamang sa inyong i-share, mga kaibigan, itong para maiwasan natin ang mga views lamang. Ito yung mga information lang. Hindi ito ang detalye sapagkat hindi po naman talaga tayo doktor o tayo ano man na tayo o ay medical practitioners, kundi tayo po ano po. Bilang inyong lingkod ay nagbibigay po ako ng information base po sa ating pagbabasa ng ating pong mga babasahin ng ating aklat. At ito pong binabasa kong ito'y kinukuha po natin sa magazine na kung saan ito'y makatutulong at programa natin sa buong Pilipinas ng bawat pamilya ay mabigyan ng mga warnings o babala
upang ma-save natin sila at magtagumpay ito sa paninigarilyo na nagiging sanhi ng ano po, kalimitang kamatayan ng ating mga kababayan. Itong smoking, ito pong smoking is related to many illnesses. Maraming mga, ito po ay related sa maraming iba't ibang mga sakit. Katulad po nitong respiratory system, heart and circulatory system, strokes. Alam nyo, ito pagka ang stroke natin, ito po ay bumabara sa atin pong sa mga malalaking ugat at sa maliliit na ugat. At ito ay nagiging causes po ng stroke. Dahil lang po dyan sa nicotine or tar na yan ay bumabara sa mga daluyan ng ating pong mga ugat. At ito rin po ay nakasisira sa ating mga mata, sa ating pong vision, no? At ito'y nagiging causes ng cancer, especially sa lung cancer, no? Kidney problem, no? Liver. So ito'y nagiging causes din ng osteoporosis. At ito yung ating buto ay rumurupok at humuhuna dahil po sa paninigarilyo. At nagkakaroon ng damages din po ito para sa pagdevelop po ng pito, sa lalo na po pagka nanganganak o nagbubuntis ang isang nanay, maaari din po itong maka-epekto. At ganoon din po naman sa pagtanda natin, mga kaibigan, kung kayo po naninigarilyo, ay titingnan natin, ay kalimitan, mabilis pong tumanda ang tao. Mapapansin po ninyo ang mga kabataan na naninigarilyo, ikukumpara po natin sa mga hindi naninigarilyo, mas maedad ang mukha ng mga taong ano po, mahilig manigarilyo. At ito'y nakakatuyo ng balat, nakakatuyo ito sa ating mukha, nakakatuyo sa ating mata, at kapag ikay kulang sa tubig, ito pong paninigarilyo ay mabilis makapagpatuyo ng atin pong katawan. So kinakailangan talaga, pagkakulang ka sa pag-inom pa ng tubig, magkakaproblema tayo sa lahat ng organs ng ating katawan, sapagkat itong sigarilyo ay malaking magagawang pinsala, no? Anong magagawa ng sigarilyo sa atin, no? Anong magagawa ng sigarilyo sa iyo, kaibigan? Ang una, nakita po natin yung normal na lungs na ito ay 40 to 45 years old. Mapansin natin na medyo healthy pa ito. Actually, kung talagang tayo magiging malusog, sang-ayon po sa pag-aaral, meron kaming pag-aaral ng longevity lifestyle ng tao, kung talagang ang kanyang kalusugan ay iingatan, yung tamang pagtulog, tamang pagkain, at tamang pag-inom, pwede pa tayong humaba ng 122 years old. Ngayon, meron tayong edad natin, 119. Ito ay sa, dito po ito sa, anong lugar ito, sa Bisaya. Ito po ay babae, na ito isang Pilipina at sa Samar po ito, sa Samar, Samar Leyte, na ito'y umedad ng 119 until now. Siya po ay buhay pa dahil lang sa hindi siya naninigarilyo. Ang kanya pong pagkain ay natural. O, yung tinatawag nating nuts, vegetables, and greens. At saka po itong fruits. O. At ito, makapansin po natin itong edad ng 55 o 45 to 55. Ito yung lungs na mayroon pong cancer. Siya malaking problema, mga kaibigan. Huwag po nating hayaan na tayo po ay pasukan itong sakit na ito. Sapagkat ito pong sakit na ito ay hindi po kayo igagalang nito. Habang kayo po'y naninigarilyo, patuloy po at patuloy na kayo po ay sisirain itong kaaway nating ito. Na walang iba kundi itong sigarilyo. Ito'y kaaway po ng tao. Bagaman nakikita po natin na ito ay masarap, nakaka-attract, mabango, pero ito po'y nakasisira sa atin pong katawan. Okay. Itong sigarilyo, sang-ayon po sa pag-aaral, over 4,000 different compounds have been identified in tobacco smoke. Napakarami pong mga chemicals na makukuha natin dito. Hindi ko na po isa-isahin yan. At yan po'y pwede pa natin pag-aaralan sa susunod, sapagkat kulang po ang panahon natin, pero napakarami pong chemicals na itong chemicals na ito ay ito'y kinumpose para po dito sa sigarilyo at nagdudulot ng iba't ibang mga sakit, no? Katulad po ng arsenic, ito po isang makaka-addict ito, at itong ammonia, ito po'y maganda sa pangamoy. Alam po ninyo, pag gagawa kayo ng isang bagay, ito'y alam natin nakasisira, pero nakaka-addict ito at nakakasarap na gamitin. At katulad itong carbon monoxide, ito ay hindi rin maganda. Oh, hindi ito maganda. Ito'y nandito nakukuha natin ang lahat ng mga
toxic na maaring makasira ng ating katawan, at itong nicotine, addiction din ito. At the same time, itong nicotine and tar, ito po ang bumabara. Bumabara sa atin pong anong mga ugat. Kapag ito'y bumara po sa ating brain, maaari po tayong magkaroon ng brain tumor. O kaya sa utak ito po ay bumara, at maaari po tayo din ay magkaroon ng tinatawag nating stroke. At kung dito naman po sa puso, mahilig po kayong kumain ng taba, nagiinom kayo ng alak, tumaas ang inyong blood pressure, pagkatapos po kayo mga kaibigan ay naninigarilyo, ito po ay makapagdudulot sa atin ng hindi maganda, maaari po tayong atakihin sa puso. Maaari po, hindi ko po kayo tinatakot, kundi kayo po mga kapatid ay aking mahal. Mahal ko po kayo. At bilang po dito sa atin sa publication, sapagkat ito po ay ating ipinalilimbag, at para po ito'y makatulong at masave natin ang hindi lang po ang Pilipinas, kundi ang buong mundo. Sapagkat ang Diyos ay namatay para iligtas ang buong mundo. At ngayon po ay sapagkat mahal tayo ng Diyos, itong ating katuwa ay templo ng Diyos, ay dapat itong maiwasan natin. Ito ang nagiging resulta, lalo na po sa ating mga kabataan. Sa umpisa po ay perpressure yan, papakita sila na sila ay parang sa barkada, natututo silang manigarilyo. At the same time ay minsan, pinabibili ng kanilang father, anak, bili ka muna ng sigarilyo, sindihan mo na rin. Kaya pagka minsan, pag sinindihan natin yung sigarilyo, sisindi-sindi po ng kanilang anak, later on, sino po na ninigarilyo. No? So, yan ang nagiging sanhi po niyan, ang resulta. Kalimitan po ng resulta ng paninigarilyo, kapag umiidad na po tayo, nagiging high blood na po tayo, nagkakaroon tayo ng diabetic, marupok ang ating buto, ang atin pong tinatawag nating dila, nakakaproblema, ating lalamunan, ating ulo, laging masakit, at ito ay nagiging causes ng pagkakasakit. No? Yan. At lalong-lalo po mga kaibigan yung pong baga. Ito pong sakit na ito ay napakadelikado sa ating baga. No? Yan. Atake sa puso at saka po yung tinatawag nating emphysema. Ay lalo na ho kung kayo may hika, maninigarilyo pa ho kayo, ay delikado ho yan. So ito yung magiging problema po natin. Ay huwag na po nating hayaan na ito'y sapitin natin mga kaibigan, sapagkat mahalaga na magkaroon tayo ng information at maunawaan natin itong ating kaaway nito, at itong ating baga ito'y klarado. Atin hong lalagyan nito o tayo po itong masusunog, at hindi lamang po kayo, damay po yung inyong mga anak sa mga misis. Kung kayo po'y naninigarilyo, pwede po nating itong maiwasan, sapagkat ito yung magdudulot din ng sakit, bagaman hindi siya naninigarilyo. Yung po ang tinatawag natin na passive smoking o passive smoke. So, magkaka-problema tayo sa ating pamilya. So, sa mga babae o sa ating mga nanay, may epekto rin po ito sa ating mga anak. Siyempre, yung pong ating hinit-hit, papasok po sa ating katawan, ito po ay sasama sa ating dugo. Siyempre, yun po ay magiging pagkain at kung ano po yung dugo at yung pagdaloy ng sirkulasyon ng dugo ng ating anak, lalo na po sa baga, ay maaari din po maging mahina ang resistensya ng ating mga anak dahil po sa paninigarilyo. At kaya mga anak po natin, kalimitan kapag chain smoker yung ating magulang, kalimitan po yung ating anak ay nadudulutan din po na parang malnourish ang dating, parang sakitin. Na hindi po natin nalalaman, ito pala ho ay bunga ng ating paninigarilyo. Sa mga ating kabataan, yan ho, malakas pa ang resistensya niyan. Pero haba pong tumatagal, ito naman ho magiging sanhi na humina ang kanyang resistensya. Kaya mga kabataan, paalaala po ito sa mga nakikinig, iwasan na po natin yan. No? At ito po ay mga cancer na pwedeng mangyari sa atin. Mga kabataan, paalaala po ito sa ating magulang, sa ating pundila. Maari po ito'y makasira sa ating pong labi, throat, mouth, at isupagus. Itong ating pong lalamunan ay maari po itong masira at magkaroon po ito ng kanser. Sang-ayon po sa pagsusuri ng maraming mga doctors at kalimitan po sa mga ospital, ito po ang sinasabi nila. Hindi ko na po ito madidiscuss sa inyo mga kaibigan ng detalye. Ang kinukuha ko po sa inyo information sapagkat ito po ay makakatulong sa atin na maalaman natin at maintindihan na ito po palang sigarilyo, talagang may epekto sa ating katawan, mga kaibigan. So, dito po sang-ayon po dito sa ating mga babasahin, ano ho?
Even if current rates of smoking were merely to stay the same, 20 million of the 70 million children in the United States today would become smokers. Oh? At least 5 million of them can expect to die of smoking-related diseases. Kaya marami pong ano ho, nag-goodbye mother na mga kaibigan. Dahil lang po sa ano ho, sa paggamit po ng hindi po ito pinagbabawal kasi legal pa ito eh. Ito po ay tinatawag nating legal na drugs na tinatawag nating nakasisira ng ating kalusugan at ito po ay nakaka-addict at marami po ang namamatay base po sa paninigarilyo, sa ating pong statistic ngayon. So, ang tubiko po ay ano po, ito po ay nakapasisira ng ano po, respiratory system. O kaya ho, daluyan ng ating pong ano ho, paghinga ng ating pong sirkulasyon ng ating pangatawan. At ang sabi rito ay ito may mga pictorial po dito na sitwasyon ng ating pong lungs. Oh? Ito po yung tinatawag natin, makikita po natin yung ating esophagus, yung ating daanan po ng ating pagsasalita natin dito. Ito po ay makakasira sa atin. Maaring ito'y magkaroon tayo ng cancer po dyan. Tingnan po natin yung picture. Oh? At ito po yung klarado. Ito po ay sisirain. Matutuyo po yung ating baga at yung mga tissue, masusunog po yung tissue para po kung kayo po ay magbibitin ng isa pong bagay o isang bagay na ibibitin po natin, pausukan po natin, yan po ay matutuyo at hindi naman kagad mamamatay ho ang tao. Mahaba pa rin ang kanilang buhay pero sila po ay nabubuhay na punong-puno po ng kanilang nararamdaman. Hindi po kumpleto ang kanilang, hindi po satisfied sila sa kanilang respiratory system sapagkat sila po ay affected po ng sigarilyo. Root of cancer, rejecting out of bronchial tube. Yung po sa ating may baga. So, may kita po natin yan. Yan. Yan po ang ano po, white color, covering is tumor growing outside of the lungs. Magkakaroon po yan ng ano po, tutubuan po ng tumor dyan. Yan ang mga disease dyan. Kakaroon ng nana. At ito ang nagiging sanhi po na tayo misa'y umuubo. At kakaiba ho yung lumalabas sa ating bibig. Na yan po ay dahilan po sa paninigarilyo. No? Ito po yung tinatawag nating emphysema. Ito po palang emphysema. Pag atin hong pag-aaralan yan, lumalaki po pala yung baga natin. Lumalaki siya, pumapaga siya, at nahirapan siya huminga. At mabigat pa dito yung air sac. May tinatawag ditong air sac. Yan, ito po yung kuha ng emphysema. At yung air sac po niyan, nasisira po yan. Kaya po kapag tayo po huminga, hinahabol po natin ang ating ano po, hininga. Nahihirapan po mag-close close open yan, mag-inhale at mag-exhale sapagkat sira na po yung air sac natin. Kaya yan po ang dahilan. Pero hindi pa rin maiwasan ng ating mga kaibigan. Ito po yung ating malinis na daluyan, yung tinatawag nating semi-obstruction. Hindi po siya kagad, ito po yung daluyan ng dugo natin. Ito po mga kapatid at mga kaibigan ko, ay maluwang siya, maginhawa. At habang tayo po ay nagsisigarilyo, kumakain po tayo ng matataba, uminom tayo ng alak, yan po ay bumabara po ng bumabara yan. Nag-i-sticky po yan dahil sa sigarilyo. Natutuyo yung daluyan na yan. Tumitigas po yan. At yung po ang nagiging dahilan, kaya nagiging malfunction po yung ating body circulation. Nagkakaroon po tayo ng high blood. Kung mahilig pa kayo sa sukal at mahilig kayo sa taba, kakaroon po kayo ng diabetic. At saka unang-una ho dito, yung pong ating puso, maaari po magkaroon tayo ng sakit sa puso at sa kidney problem. Oh, at maaari tayo magkaroon ng rayuma, masasakit ang ating mga buto, masakit ang ating ulo, ito po ay bunsod ng paninigarilyo. No? Yan. Kaya ito pong hinukuha ko po sa inyo, ito po yung atake sa puso. Maaari po ito nating maranasan. No? Sa atin pong utak, maliliit lang po ang ugat natin sa utak, yan po ay maaari pa naman maging sanhi ng ating pagka-stroke at saka masira ang utak natin. Kasi pag tayo po naninigarilyo, bumara po yung utak. Kaya marami hong mga kabataan ngayon, kapag naninigarilyo, affected din ang ating pag-aaral. Oh, affected. Sapagkat dahilan sa bumabara ang mga nikotina nito at saka yung pong tinatawag nating tar, kung nagbabara sa ating utak, kaya nagiging sanhi ng ano po, pagkakasakit ng ating mga kabataan at ng ating mga magulang. Ang pinagtataka lamang po natin mga kaibigan, habang marami po tayong pagtuturo at sinasabi natin ang sigarilyo ay nakakasama, kahit ito nasa hospital, talaga pong nagiging addicted sila. Dahil nga po sa nicotine,
nakukuha po natin yung tinatawag nating ammonia, at marami pong 4,000 chemical compounds na yan po ay nakaka-addict, at na-addict po tayo na kahit anong gawin po natin. Ang sabi nga po ng aking kakilala, yan po ay tiyahin ko, hindi ko sasabihin ang pangalan, pero yan po ay, ang sabi niya, ay kahit po siya ay huwag kumain ng maghapon, huwag lang siyang pagbawalan ng paninigarilyo. Pero nung siya po ay atakihin sa puso at siya ay barado na kanyang puso at siya ay pinagpa-hospital, aba, eh yun, saka pa lamang napatigil ang paninigarilyo. Kaya mga kaibigan, wag po natin tayo magkaroon muna ng sakit bago po natin itigil ito. Itigil na po natin hanggat maaga. Oh? At sabi nga dito, pagka tayo po ay naninigarilyo, ay maaari din pong humina ang ating tinatawag po nating immune system. No? Ihina po ang iba't ibang bahagi ng ating katawan. No? At dahil lang po dito sa paninigarilyong ito. Ayan po, eh, kilala po natin, ha, sa, lalo na po sa patalastas, kapag tayo po nakakakita ng patalastas, napakaganda po ng patalastas. Mga kabayo po, at ang malburutor ay mga paghuli ng kabayo, nakasumblero, at ang ganda ng tugtog, ay ito'y nagiging attractive sa mga kabataan. At saka yung bango at yung usok ay nakikita na akala nila maganda, pero ito po'y nagdudulot ng kapinsalaan sa ating katawan, no? Ito po si tinatawag natin na ito yung sa ating komersyal, si John Harlan, no? Yan, John Holmes. Ito po yung sa Marlboro, Marlborotor, ha? Ah? Si Ray Madson, ito yung mga sikat. Oh? Pero mga kaibigan, gusto ko pong sabihin sa inyo. Ito yung kanilang pinaniniwalaan. Na ang sigarilyo ay ano po, maganda at nagiging sikat ka at nagiging masarap ang iyong pakiramdam. Lalo na hong patalastas na ito ng Marlboro. Pero mga kaibigan, sabi nga dito ay the last Marlboro man, Wayne McLaren, who died of lungs and brain cancer. Dalawa ang kanya ay kinamatay. Lung cancer and brain cancer. Ito po yung nagbibigay ng patalastas. Siyempre, lagi po silang gumagamit ng sigarilyo at Marlboro. Kailangan natin iwasan yan. Maganda ang pangalan. Pero matindi po ang epekto niyan, no? The Marlboro man on his death bed. Siya po ay lumatay sa karamdaman dito po sa nakalatay sa higaan. Para siya po ay nagdurusa dahilan sa epekto ng sigarilyo. Pero ang sabi niya, in his last words before na po siya ay mamatay, after spending his last month in an incubator. Siya po ay mamamatay na. At siya naman po nakapagsalita pa, ang sabi po niya dito, Tobiko will kill you. I am dying fruit of it, mga kaibigan. Maging siya mismo na nagbibigay ng komersyal, nagsasabing ang sigarilyo ay masama, maganda at nakakapagpalakas ng katawan. Pero siya mismo sa bandang huli, sinabi niya, Tobiko will kill you. I am dying fruit of it, mga kaibigan. So, ito po ay sabi nga dito, 5 of the last 6 Marlboro men died of smoking-related cancers. And a few months later, their horses died of second-hand smoke. Namatay din po yung kanyang yun po sinasakyan niyang kabayo. Ay, namatay din. Ang sabi dito, this is the reason you don't see any more Marlboro men. Oh. Kaya, ito yung pagkakataon po natin na maiwasan po natin ang paninigarilyo. Advantage po ng malaki ang hindi naninigarilyo 10 years compare sa buhay ng mga naninigarilyo. Although may mga tao na hindi naman sigarilyo lang ang kinamamatay. Meron namamatay din ng maagay. Mahilig po naman silang kumain ng matatamis. Mahilig silang kumain ng maalat. Mahilig silang uminom ng alak. Mahilig po silang tinatawag nating kumain ng matataba. Pero, kung maiwas ka sa lahat ng yan, at hindi ka ninigarilyo, ay mas mahaba ang iyong buhay. So, kailangan nating i-maintain po ito, na tayo po hindi manigarilyo, at sa pumagitan ng ating diet, i-maintain din po natin ang ating pagkain, at siyempre yung regular exercise. Mahalaga po ito, mga kaibigan. Oh? Smoking is promoted to make money for the tobacco companies. Siyempre, ito po yan na buhay, pinagkakakitaan. Ay talaga pong sasabihin nila ay maganda, pero ang hindi nila sasabihin ang dulot ng sigarilyo ay masama. Dahil po ito'y business. Kaya nga po dito sa atin sa Pilipinas,
eh napakahirap pong alisin basta-basta po ang business sapagkat may tax po yan. Pero hindi po natin, wala tayong karapatang pagbawalan sila sapagkat ito ay legal. Pero sa atin, ang kailangan na lang po natin, more on information at warnings. Sabi nga po, cigarette smoking is dangerous to your health. Oh? Pero, nasa atin po ang desisyon, kami po ay naririto ngayon para kayo po ay paglingkuran at palahanan sapagkat tayo po ay mahal ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak. Ayaw ng Diyos na tayo ay magkasakit. Bagaman hindi tayo gumagawa ng masama sa ating kapwa, pero gumagawa naman tayo ng masama sa atin pong katawan na ito po ay ating pagsamba sa Diyos. Ito ang ating templo po ito ng Panginoon at ang Panginoon po ang nasasaktan. Hindi po ang Diyos natutuwa at ang Diyos ay nalulungkot habang ginagawa po natin ito, mga kaibigan. Smoking has always played a leading role in movies and TV shows. Film stars John Wayne, Robert Mitchum, and Humphrey Bogart and Yul Brynner all died from lung cancer. Napakarami po. Lahat po ng gumagamit at ito pong mga kilala po sa television, sila po ay binawian ng buhay. Dahilan din po sa paninigarilyo. Kung atin po titingnan ito at ilalagay po natin sa, ito po'y magandang isang nakita, isang billboard ito eh. Nakita po sa isang karatula. Nakalagay po dito, it looks just as stupid when you do it. Parang ganito po, lalagyan po natin yan. Sasabihin niya, hindi maganda. Ikaw ay nagsisigarilyo ng ganyan. Pero ito po mga kaibigan, kahit ito medyo funny, pero ito po yan ho, may mensahe po sa atin para maiwasan po natin ang paninigarilyo. Be careful with alcohol. Alam po ninyo, kalimitan din ng nigarilyo ay nag-alcohol din po siya. Umiinom din po ng alak. At ito pong dalawang ito halos parehas po lang epekto, kaya ito ay aking pinadaanan. Sangayon po dito kay, sabi po dito, alcohol is the most dangerous drug known to mankind. Ito po ay commented ni Dr. Mark Gold. Despite this fact, alcohol is legal. Parehas po yan eh. Yan po ay parehas na tinatawag nating may drugs. Katulad ng sigarilyo, yung mga legal po yan, pero yan po ay ang kaaway din po ng ating katawan yan. Oh? Tingnan po natin yan. Ito po ang epekto ng sigarilyo sa ating katawan, sa brain. Parehas din po yan. Sa brain, ganun din po naman sa ating heart, oh? At sa ating pong tinatawag nating sa ating buong katawan. Sabi niya, how alcohol leaves the body. Paano ito tumitira sa ating katawan? Ito ang nakasisira din sa ating katawan. Sabi dito ay sa atin pong dumadaan po yan sa kidney. Oh, dumadaan din po yan sa ating lungs. Nakaka-epekto rin po. Naamoy po natin yan. At the same time yung liver natin. Kaya marami pong may liver problem, kidney problem. Hindi na po natin mga kaibigan ito i-discuss na isa-isahin. Kundi binibigay lang po natin ang information sapagkat ang kinukuha po natin dito yung pangangalaga at papalaala ng ating Panginoon na tayo po ay templo ng Diyos, no? At ito ay lahat ng ating parte ng katawan, sa ating stomach, sa ating intestine, kaya marami pong tinatawag natin peptic ulcer. Yung peptic ulcer, nakukuha po yan sa ating paninigarilyo, sa ating sa pag-inom ng alak, at ito ay nagiging sanhi din po ng tinatawag nating cancer sa ating pong intestine, no? So, ito po, gusto ko pong bigyan kayo ng babala, palaala, sapagkat tayo po ay nagpapublish ng mga aklat na ito. At ito po ay ating mababasa, mga rami po dito mga nag-research at mga dalubhasang doktor, na ito po ay pinapalaala sa atin, especially po sa mga mag-asawa. Hindi lang po sa misis, sa mister, kundi sa misis din. Ang tinatawag dito yung epekto po nito sa atin pong sa sex po natin, mga kaibigan, no? Tingnan po natin. Sexual impotence. 'Yun pong hindi na po nag-good morning at nag-good afternoon ng ating mister. Magamang nag-good afternoon pero hindi po tumatagal, no? Hindi tumatagal. Sabi dito, ulcerative source, infections, amputations, breast and urine cancer. Ito po yung sa ating kidney. Nagkakaproblema tayo. So, kaya po ang minsan ng mag-asawa, hindi po nila napapansin na parabagang nagkakasawaan sila. Parang hindi nyo nararamdaman yung pagkagilid tungkol sa, kasi ang basic needs ng isang mag-asawa, isa rin po yung sex. Kaya malaki po ang epekto nito, yung pong erection disorders. Bagaman ho, nagagalit si mister. Pero, hindi po yan tumatagal. Kalimitan po yan na epekto po yan ng sigarilyo.
yun pong mga maliliit na daluyan ng ugat niyan, nababarahan po yan. Kaya nga po, hindi siya tumatagal. Kaya hindi satisfied ng misis. Misang gustong-gusto po ng misis, pero si Mr. may problema. Misan hindi po natin maunawaan. Bakit hindi natin maunawaan? Kasi hindi po nila na wala silang lack of knowledge sila o information tungkol po sa epekto po ng paninigarilyo. So yan po yan. Insufficient erection. Hindi po nagiging sapat ang kanya pong erection. No? Unstable erection. Ibig sabihin, hindi tumatagal. Gumanyan lang po siya, maya-maya po ay wala na. Kaya si Mrs., lagi pong masama ang kanyang kalooban. At ito hindi natin alam, ito pala nagiging sanhi na kanilang pag-aaway, mga kaibigan. So, yung pong temperamental erection. Siyempre, pinipigil po natin, gusto po nating magiging manatili, pero hindi po tumatagal. Why? Ito po epekto mo, mga kaibigan, ng sigarilyo at saka po ng alak. Painful erection. Ang dahilan po niyan. Yun pong daluyan. Yun pong mga ugat po niyan, mga tissue niyan, nasisira po yan dahilan po sa paninigarilyo. Kaya nga po dito, gusto ko pong bigyan kayo ng ilang information na paano po natin ito i-stop. Kukuha ko lang po sa inyong information at ito po ay makakatulong. Unang-una, siyempre po, kailangan po natin mga kaibigan iwasan. Kailangan po natin I choose not to smoke. Ayoko na mag-smoke. Yan po eh. Kasi nasa isip po yan eh. Kinakailangan po yan. Siyempre, mind setting. Siyempre, self-talk. Kinakailangan natin yan. Tapos, mind power. Kinakailangan natin yan. Yung tatlong yan. Mind setting. Self-talk. Mind power. Kinakailangan natin isipin natin, hindi ako magsisigarilyo. Hindi ako magsisigarilyo. Set sa mind natin yan. Pagkatapos talagang kakusapin mo, I don't want to smoke. O kaya, sasabihin natin, gagawin ko ito. Pero mga kaibigan, kinakailangan natin na meron po tayong pitong mga pamamaraan na pwede po nating kulang po yung atin pong panahon. Pero bigay ko po sa inyo mga ilang information at pwede po nating magawa sa ating tahanan. Unang-una po, ang lumilinis po ng ating katawan ay tubig. Outside in outside inside, oh? Yung sa outside, siyempre pag naninigarilyo po tayo, labanasin tayo, may isip na kailangan nating malinis ang ating katawan, makakatulong po ito. No? Next, yung pong tinatawag nating deep breathing, no? Deep breathing. Doon po sa atin, inom tayo ng tubig kasi pagka po tayo laging naninigarilyo, mabilis pong maubusan tayo ng tubig, no? Mabilis tayong maubusan ng tubig sa katawan. Mabilis maiga, matuyo sapagkat sinusunog po ng sigarilyo. Nagiging sticky ang ating katawan. Kaya nga po, ang kailangan natin ay outside, inside water, no? At least uminom po tayo ng water 8 glasses a day. Marami po tayong paraan ng pag-inom ng tubig diyan, kaya lang kulang po ang time natin. Ang pangalawa ay deep breathing, yung malalim na paghinga. Inhale, exhale, inhale, exhale. At least ay gumawa po na yan tayo 1 to 15 minutes. Kung kaya po natin hanggang 30 minutes yan gawin nating exercise, mabuti lalo na po doon sa mga medyo bukid at maraming halaman para tayo makalanghap ng sariwang hangin, no? Siyempre, kailangan natin ng rest. Alam po ninyo, pagka tayo nagpupuyat, madalis din pong maiga ang ating katawan. Maubusan tayo ng tubig. Maninigarilyo ho tayo, maubusan din tayo ng tubig. So, kailangan din natin ng exercise. So, may tubig tayo sa katawan. Pagkatapos po tayo mag-exercise, lalabas po yung lason sa ating katawan. Yung mga toxin sa ating katawan ay mawawala po yan. At siyempre, kailangan po natin yung malinis yung ating daluyan ng dugo. Okay na kailangan natin ng mga juices. Yan ang tinatawag natin plant blood. Papalitan po yung ating dugo. Lilinisin yung daluyan ng ating dugo. So, alkaline po yan. Yung mga halaman natin na ating kinakain. So, mahalaga po na malinis sa ating katawan. No? Kinakailangan natin ng balanced diet. Kailangan din natin na kumaari nga tayo ay more on vegetables at saka more on fruits. At yan ang ating pong gagamitin yung mga gulay po natin, yung ating kainin, mabilis po yung makalinis ng ating katawan. Okay. At syempre, iwasan po rin natin ang pag-inom ng maraming beverage. Katulad po ng soft drinks, pag-inom ng alak at mga caffeine. Marami pong caffeinated na iniinom natin, iwasan din po natin yan. At syempre, ito yung huli. Kailangan po natin yung trusting God.
hindi po natin kaya. Hindi po natin kayang panagumpayan yan. Kailangan nating maunawaan na itong kalaban natin, ito'y papatay, ngunit hindi tayo pahintulutan ng Diyos kung ating papahintulot na tayo pasasakop sa Kanya. Idadalangin natin yung ating pong pagnanasa ay tutulungan tayo ng Diyos na mapanagumpayan po natin ang pagnanasa sa paninigarilyo. Oh? Ang sabi nga po dito sa Matthew chapter 7:7, ask and it shall be given you. Sabi, humingi tayo at tayo po'y ano ho? Bibigyan. At pagkakalooban tayo ng lakas. At kung maaari mga kaibigan, sa gabi at sa umaga at maging sa hapon, lagi po tayong manalangin. No? Maaari iyakan po natin ang ating Panginoon at tayo po ay diringgin niya sapagkat ang ating Panginoon, siya mismo ang nagsasabi na kung tayo'y lalapit sa Kanya at tayo'y hiyak sa Kanya, ay tayo'y pakikinggan ng Diyos sa ating mga panalangin. Walang panalangin, hindi didinggin po mga kaibigan ng ating Panginoon. Sapagkat mahal po niya tayo. Ayaw po niya tayo mapahamak. Siya po ay napako sa krus. Siya po ay namatay upang tayo mabuhay. Sapagkat hindi niya nais ng sino man sa ating mapahamak. Kundi ang bawat isa sa atin ay magkaroon na po ng buhay na walang hanggan. Hindi kamatayan. Kaya po gusto ng Diyos na tayo po ay maging malusog. Ma-enjoy natin ang ating buhay sapagkat ang pagpapala ng Diyos ay sa atin ibibigay. Tayo ang tirahan ng Banal Espiritu. Tayo po ang ipinagkakalooban ng kaligayahan, kasiyahan, kapayapaan at malusog na pangatawan sapagkat ang Diyos ay suma sa atin mga minamahal kong mga kaibigan. So, ano po ang ating gagawin? Kaya nga po ako siguro magtataka kayo mga kaibigan. Bilang ako po ay publishing ministry director ng Central Luzon Conference, ay meron po tayong publication dito, nagpapublish po nito ang Philippine Publishing House. Ito po ang ating nag-iimprinta para po ito'y maiproduce sa maraming mga kapaibigan natin. Ito pong Stop Smoking at saka itong Fight Against Alcoholism at saka itong War Against Drugs. Kami po ngayon ay marami po nitong mga magazines na ito na nandito po ang mga sikreto na ibinigay ng ating Panginoon kung paano po natin pananagumpayan ang lahat ng pamamaraan para po labanan ang ano po, nakamamatay na ano po, silent killer na tinatawag po nating cigarettes na ito po ay ano, against. Ito isang malaking kaaway ng atin pong kalusugan. Kaya po mga minamahal na mga kaibigan, ito na po yung panahon at pagkakataon na tayo po ay ano, magkaroon ito at kung kayo po ay nais po ninyong magkaroon ito, ito po ay hindi negosyo. Kami po ay mga missionary. Gusto lamang po namin makatulong sa inyo. Maaari po kayong tumawag sa 0915-88-971-81. Yan po ang pwede ninyong tawagan. Ulitin ko po, 0915-88-971-81. Pwede po namin kayong paglingkuran sa pamamagitan po ng How to Stop Smoking, Fight Against Alcoholism, War Against Drugs. Ito po ay napakagandang irigalo sa ating mga pamilya, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan, ang mga friends ninyo, kaysa kung ano man na ibigay natin, huwag po natin irigaluhan sila ng alak o sigarilyo. Ang irigalo po natin ay yun pong How to Stop Smoking, no? And Fight Against Alcoholism and War Against Drugs, no? Kaya ngayong gabi, nais ko pong tayo po'y manalangin para po sa isang pagtatagumpay sa mga magulang at sa ating mga kaibigan at mga kabataan na kayo po'y nagsisigarilyo. Nais ko po kayong ipanalangin na ito po'y mapanagumpay natin. Naiintindihan ko po kayo. Gusto na rin po ninyong i-stop ang paninigarilyo. Kaya lamang po ay hiniisip nyo kung paano nyo ito i-stop, kung paano nyo po ito maiwasan. Ay ngayon po kami naririto, ito po ang sagot sa inyong mga katanungan. Tayo po'y manalangin. Minamahal at mahabagin po naming Panginoon, samantalang nadinig po ng aming mga kaibigan ang pagkaunawa dito po sa aming kaaway na walang iba kundi ang sigarilyo, na ito po ay maiwas at mapanagumpayan sa pamamagitan ng knowledge o understanding in how to fight alcoholism, fight smoking and drugs, na ito po Panginoon ay sa pamamagitan ng aming paglapit sa inyo. Hindi po ito kaya ng aming mga kaibigan ng sino man sa amin, ngunit sa pamamagitan ng kapangyarihan ng aming Diyos, na kung kami ay tatawag sa inyo, kayo po ay tutugon, sapagkat nais ninyo ng sino man sa amin ay huwag mapahamak. Sapagkat sinabi po ninyo, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan,
na ibinigay niya kanyang bugtong na anak nang sino mang sa kaniya ay sasampalataya, sapagkat kami ay iyong templo, kami ay iyong bayan, at kayo'y tumitira sa amin. Kami yung diringgin at nais nyo kami mabuhay magpakailan-kailanman at maranasan namin makasama kayo magpasawalang hanggan. Sa gabing ito, minamahal po naming Diyos. Inyo pong pagpalain ng aming mga magulang na nagsipakinig ng iyong pabalita na maiwasan ang paninigarilyo. Papagtagumpayin po sila at pagpalain at inyo po silang pagalingin sa kanilang karamdaman at ibigay sa kanila ang karunungan ito. Aming Diyos at aming mapagmahal, dinggin po ninyong aming kahilingan. Ito po'y dinadalangin namin sa pangalan po lamang na ay Panginoong Hesus. Amen.